dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng tagapakinig mo sa online. Tawagin niyo po ako sa pangalang Elvira. Hindi ko po yan tunay na pangalan. Magsisimula po ang aking kwento sa panahon na kumapit na ako sa patalim. Nang naging bar girl na po ako Papa Dudut. Sa pagiging bar girl Papa Dudut ay kasama po sa trabaho ko ang sumama sa iba't ibang mga lalaki na naghahanap ng panandaliang aliw. Pero dahil sa ordinaryong club lamang po ako nagtatrabaho, ay sa mga low income clients po ako bumabagsak. May tricycle driver, may waiter, at maswerte ka na kung may estudyante kang matapat sa iyo. Madali kasi silang makuna ng pera galing sa mga allowance nila. Pero kung mamalas-malasin ka, ay sa isang pobre at makunat na customer ka lang, babagsak. Marahil ay marami na sa inyo ang nagtataas ng kilay kung bakit hinayaan ko lang ang sarili ko na maging isang pokpok. Madaling sabihin na magbagong buhay. Pero kung wala kang ibang alam na hanap buhay, wala kang aral, ay eto na ang pinakamainam na trabaho para sa akin. Nag-stalkwa po ako sa mga magulang ko Papa Dudut. Nalaman ko kasi na niloko ng nanay ko si tatay. At dahil sa labis na lungkot ay hindi ito nakayanan ni tatay. Madalas nang mag-inom si tatay. At ayun na nga, napabayaan na rin niya ang hanap buhay niya bilang family driver. Isang beses daw Papa Dudut ay muntik na niyang maibangga ang minamaneho nitong van sa kayang pamilya ng amo niya. Napag-alaman ng employer niya na nakainom nga itong pumasok sa trabaho. Nakiusap si tatay na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon na pinagbigyan naman ng amo niya. Pero tulad ng dati, wasak pa rin si tatay na papasok sa trabaho at sa pangalawang pagkakataon nga ay tuluyan na niyang naibangga ang sasakyan ng amo niya. Mabuti na lamang at walang ibang nasaktan. Muntika na nga siyang mandemanda noon. Pero dahil na rin sa mga nalaman ng amo niyang dahilan ng paglalasing ni Papa, ay naawa na lamang ito sa kanya at pinaalis na lamang sa trabaho. Ganyan si Papa. Mahina siyang humawak ng problema. Mabuti na lamang at nagmana ako kay Mama pagdating sa lakas ng loob. Paano ko nasabing malakas ang loob ni Mama? Isipin niyo Papa Dudut, ang sinamahan niyang lalaki ay kilalang pusher sa lugar namin. Kaya hindi na magawang bawiin pa ni tatay si Mama. Sa paglipas ng mga araw, dahil sa wala na nga kaming kabuhayan, ay napilitan na akong makipagkonta kay Mama. Nagpadala siya sa akin ng pera noon, pero noong nalaman ni Papa ay ako na ang napagbuntungan niya ng galit sa aking ina. Bugbog sarado ako Papa Dudut. Kahit pa dalaga na ako, mga 17 years old na ako noon.
pa. Hindi na po ako bata para ipahiya mo ako ng ganito. Umiiyak na sabi ko kay Papa sa harap ng ilan sa mga kapitbahay namin. Bugbog sarado kasi ako noon kay Papa at ginupitan pa niya ako ng buhok para daw magtanda na ako. Na kahit kailan ay hindi na ako makikipag-ugnayan pa kay Mama. Iyak lang ako ng iyak noon, Papa Dudut. At tinatanong ang Diyos kung bakit lahat na lang ng kamalasan at problema ng mga magulang ko sa kanilang buhay ay ako ang sumasalo. Palibasa kasi ay nag-iisa akong anak. Kung sa pelikula at mga teleserye, Papa Dudut, kapag nag-iisa kang anak ay minamahal ka. Bakit sa kaso ko po ay iba? Ako lang yata ang natatanging solong anak na gusto pang patayin ng mga magulang niya. And to cut the story short, ay naglayas na nga ako sa bahay namin from Valenzuela ay napadpad ako sa Maynila. Hindi kayo maniniwala kapag sinabi kong nilakad ko lamang yon, Papa Dudut, habang iyak ako ng iyak na pinagtitinginan ng mga tao sa kalsada. Para kasi akong luka-luka noon. Una, dahil sa ginawang pagkalbo sa akin ni Papa. Pangalawa, ay iyak lang ako ng iyak habang naglalakad. Hanggang sa may nakita akong saradong club, mga alas 8 ng umaga yon. Nakapaskil sa labas ang karatulang wanted waitress with pleasing personality. Must be 18 above. Parang hindi ako pasado sa lahat ng mga requirements. Wala akong pleasing personality dahil kalbo na ako. At 17 years old pa lamang ako, going 18. Pero malaking bulas naman ako, kaya baka maitawid na. At dahil nga sa kailangan ko ng trabaho, ay nagtsaga lang akong tumambay sa saradong bar na yon. Hanggang pasado alas 4 nang may nakapansin sa akin mula sa second floor ng bar, may babaeng nagsasampay ng panty niya na nilabhan. "Hoy, ne, bakit ka umi-standby dyan? Bawal dyan." "Teka, umiiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo?" Sunod-sunod na tanong ng aling yon. Sa pagkawari ko ay nasa edad 40 pataas na siya. Agad siyang nagmadaling bumaba mula sa itaas at pinagbuksan niya ako ng pintuan. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero bigla na lamang akong napaiyak nang makalapit na siya sa akin. Iyak lang ako ng iyak at walang tigil yon. At sa isang oras pa bago niya ako matinong nakausap sa loob ng saradong bar. "Elvira po ang pangalan ko. Elvie po ang madalas nilang itawag sa akin." Nakatitig lang siya sa akin, yung matanda, na parabang inaabangan niya ang susunod ko pang sasabihin. "Bale, kaya po ako ganito. Kaya po ganito ang itsura ko dahil po sa kinalbo po ako ng tatay ko. Nagalit po kasi siya nang nakipag-uusap pa ako kay Mama." Kasunod ko pang sabi. Marami pa akong mga kwentong ibinahagi sa kanya, Papa Dudut. At dahil nga sa habag, ay pinayagan niya muna ako magpalipas ng gabi sa second floor ng nightclub. Sa itaas ng bahay ay marami pang maliliit na kwarto. Doon daw nag-i-stay in ang ilan sa mga tauhan ni Mama Rosa na galing sa probinsya. Si Mama Rosa, Papa Dudut, ang isa sa mga may-ari ng club na yon. Siya din ang nagmamanage ayon sa kanya. At isang retired police daw ang isa sa mga kasyosyo niya sa negosyo na pinsang buo din niya. Mabait si Mama Rosa at para makatulong ay ginawa niya akong waitress sa club. Bali, ang gagawin ko lang, Papa Dudut, ay magsiserve ng mga beer at pulutan. At para maging komportable ako sa pagtatrabaho, ay pinagsuot muna niya ako ng wig habang hindi pa raw bumabalik sa tubo ang ilan sa mga nakalbong buhok ko.
Yung ibang mga kasamahan ko naman sa club ang bahalang sumayaw at tumibol. Sa edad kong 17 ay hindi naging lingid sa akin na pokpok, magdalena o babaeng mababang lipad ang trabaho ng mga kasamahan ko. Nag-iingat naman kami, pinapagamit namin sila ng proteksyon. Seryosong sabi sa akin ang isa sa mga babae doon. Kaya ikaw, huwag mong hayaang mapuyat ka lang sa bar na ito. Nakakarampot lang ang kinikita mo. Pihado, magkakaugat ka lang sa pagiging waitress mo. Baka ni pambili ng sarili mong panty hindi magkasya ang sweldo mo. Tandaan mo, may upa ang pagtira dito sa nightclub. Maganda ka, pwede mong simulan ng patibol-table. Pahabol na sabi ng kasamahan ko sa trabaho. Napaisip ako papadudot sa mga sinabi niya. Ano kaya kung pumayag na akong makitibol? Hindi hamak na mas malaki ang kikitain ko kung iinom ako ng ladies drink. Hindi ako sasama sa labas hanggang sa patibol table lamang ako. Ang sabi ko pa sa sarili ko. Akala ko kaya ko, pero inabot pa ako ng 6 months bago ako tuluyang nagsawa sa pagiging waitress. At dahil na rin sa panunukso ng mga kasamahan ko ay nagpa-table na rin ako. Sa pagiging pa-table ay marami akong nakilalang uri at klase ng tao. Pero sa bar na pinagtatrabahuhan ko ay tipikal lang na mga ordinaryong tao ang nakakasalamuha ko. Pero iba si Ricky. Ayon sa mga kasamahan ko ay bibihirang dumalaw sa club si Ricky. Pero kapag nagustuhan kanya, ay siguradong tiba-tiba ka sa kanya. Basta magpapakama ka. Seaman pala si Ricky papadudut. Dahilan para madala nga itong magpakita sa nightclub. At ayun nga, sa tuwing babalik ito ay asahan mo nang mag-aamoy pera siya. Dahil kauuwi lang nito galing sa barko. Pero sa kabila ng pagiging mapera papadudot ay wala daw asawa itong si Ricky. Pihikan kasi ako sa mga babae, Elvie. Kaya kung sasama ka sa akin ngayon, malay mo eh magkasundo tayong dalawa. Nakangiting sabi pa ng lasing na si Ricky. Hindi ko alam kung anong meron itong si Ricky pero dahil sa galing niyang mambulata sa pagsasalita, ay napapayag niya akong sumama sa kanya sa isang hotel. Unang beses ko lamang papadudot na gawin yon at dahil sa unang beses ay kinailangan ko ng maraming spirito ng alak para lamang magawa yon. Walang kasing sakit at takot ang naramdaman ko papadudot habang sinusuko ko ang pagkababae ko kay Ricky. Ang alam ko lang ay napatigil pa siya sa mga nalaman niya tungkol sa pagkabirhen ko. Namimilog ang kanyang mga mata at tuwang-tuwa. Parang naka-jackpot yata ako sa iyo ah. Kinabukasan noon papadudot ay sinamahan ako ni Ricky sa club na pinagtatrabahuhan ko. Matamaan niyang kinausap si Mama Rosa. At wala pang isang oras ay inalis na niya ako sa club na yon. Ayon kay Ricky ay handa niyang ibigay sa akin ang langit. Huwag lang akong bumalik sa pagiging hostess. Ibinahay ako ni Ricky sa isang maganda at bagong tayong bahay niya sa Bulacan. Kung titignan mo kaming dalawa, ay para ko na siyang tatay. Kaya sa umpisa ay parang medyo naiilang pa ako noon sa mga taong pinagtitinginan kami. Lalo na noong lumalabas na kaming dalawa na malaki na ang tiyan ko papadudot. Opo, nabuntis ako ni Ricky. Pumayag na rin ako kasi kahit na hindi siya gwapo, kahit na hindi siya ang ideal man, para sa akin ay mabait naman siya. Lahat ng luho ko ay ibinibigay niya sa akin. Ayon sa kanya, huling sampan na raw niya yon sa barko dahil retired na siya. Sasapat na raw ang mga ipon niya para sa ilang kabuhayan na ipapatayo niya. Bukod doon ay marami na rin siyang mga properties na naipundar. May paupahan at mga patanim din siya sa probinsya.
Masayang kasama si Ricky, Papa Dudut. Para bang sinusulit niya ang bawat sandali na magkasama kaming dalawa. Ayon pa sa kanya, buong akala daw niya ay tatanda na siyang binata. Nangihinayang na nga daw siya dahil sa wala siyang mapapamanahan ng lahat ng pinaghirapan niya. After kong makapanganak, Papa Dudut, ay nasundan pa ulit ang pagbubuntis ko. Hanggang sa nabuntis ulit ako. Ang sabi ni Ricky ay pampabata daw sa pakiramdam ang pakikipagtalik sa akin. At dahil dito ay umabot nga sa 3 ang mga anak namin. Pero kahit na ganun, Papa Dudut, ay hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko. Kailangan ko siyempreng i-maintain ang pagtingin sa akin ng asawa ko. Pero isang araw ay nawala ng malay si Ricky. Nasa edad 57 pa lang siya noon, pero na-stroke na siya. Litong-lito ako, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ngayong nakahiga na lamang ang asawa ko na parang lantang gulay sa kama. Walang mga gabing hindi ako umiiyak noon. Nasanay na kasi akong nakabase ang lahat ng desisyon sa pamilya kay Ricky. Pero si Ricky ni hindi makausap ng matino. Tanging pagpisi lang sa kamay ko ang nagiging response niya sa akin sa tuwing iniiyakan ko siya kapag pinanghihinaan ako ng loob. Maliliit pa ang mga sunod-sunod nating anak, Ricky. Parang awa mo na. Gumaling ka na. Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. Kinakailangan na dumaan si Ricky sa iba't ibang uri ng test na bahagi ng kanyang pagpapagaling. Meron din siyang therapy para makarecover sa kanyang pagkakastroke. Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay kinuha ko siya ng private nurse na nakatokang mag-alaga sa kanya. Ako naman, ang ginawa ko ay nilikom ko ang pera at ari-arian niya. Ang ilan dito ay naibenta ko na para masuportahan ang mga anak ko at ang pagpapagamot ni Ricky. Pirma lang siya ng pirma sa tuwing may ilalatag akong papeles sa harapan niya. At dahil nga sa wala akong alam sa ibang negosyo niya, ay napasara ko na rin ang iba dito o naibenta kesa malugi. Inabot ng higit 2 taon bago tuluyang nakalakad at nakarecover si Ricky. Pero kinakailangan pa rin ang alalay sa tuwing maglalakad siya. Nakapagsasalita na rin siya, Papa Dudut, kahit na mabagal. Unti-unti ay nagabayan na rin niya ako sa mga dapat naming gawin sa buhay. Ang nakakalungkot lang, Papa Dudut, ay mukhang napasama pa ang paggaling niya. Dahil nagsimula na rin niya akong questionin at sisihin sa mga pagmamanage ng negosyo at ari-arian niya. Ayon sa kanya ay hindi ko daw basta-basta dapat ibinenta ang mga properties niya na maganda ang lokasyon. Hindi ko din daw dapat winidraw ang pera niya na tumutubo ng stocks at kung ano-ano pa na hindi ko naman naiintindihan. Nalulungkot at na-stress na ako sa kanya na mga panahon na yon, Papa Dudut. Para bang wala siyang na-appreciate sa lahat ng ginawa kong sakripisyo at pag-aalaga sa kanya noong panahong baldado siya. Lahat ng masasakit na salita at pangiinsulto ay narinig ko na sa kanya. At tulad ng alam kong gawin, sa tuwing hindi ko na kaya ang isang sitwasyon ay umaalis ako. Iniwanan ko si Ricky, Papa Dudut. Tanging bag ko lang na may laman na passport at mga damit ko ang dala ko noon, Papa Dudut. Gusto ko lang iparamdam sa kanya na hindi niya ako pwedeng tapak-tapakan na lamang. Bagamat hindi kami kasal, ay nanay ako ng mga anak niya kaya kailangan niya akong respetuhin. Bagay na hindi naman niya naiintindihan. Dumaan ang mga araw at nainganyo ako ng isang kaibigan na magtrabaho sa Hong Kong, sa kapatid ng amo niyang Briton. Malaki ang sasahurin mo dito. Hindi kinakailangang tapos ka ng pag-aaral. Kailangan lang masipag ka at maasahan ka sa lahat ng ipapagawa sa iyo ng amo mo. Panghihikayat sa akin ni Ludi, kaibigan ko dati sa club.
Pero iniisip ko din kasi ang mga bata. Ngayon pa lang kasi nakaka-recover si Ricky mula sa pagkaka-stroke niya. Sagot ko. Oh, nakarecover na pala eh. Isa pa, natupad mo na mga pangarap ni Ricky na anakan ka lang ng anakan. Ngayon naman, mga pangarap mo naman ang tuparin mo. Mag-ipon ka ng sarili mong puhunan. Magbiyahe ka. Mamasyal. Bata ka pa, Elvira. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo kesa maging misis mo lang yung si Ricky. Siya naman ang pahirapan mo sa pagpapalaki ng mga anak nyo. At teka, kasal na ba kayo ni Ricky? Napahinto ako sa huling tanong na yon sa akin ni Ludi. Oo nga. Sa tinagal ng pagsasama namin at sa dami ng inanak ko, ay hindi pa rin pala kami kasal ni Ricky. Parang agrabyado yata ako doon. Naalala ko na sa tuwing napag-uusapan namin ang kasal ay laging iniiba ni Ricky ang topic ng usapan. Dahil dito ay mas lalong nagkimkim ako ng sama ng loob sa kanya. Pakiramdam ko ay ginamit lamang niya ako para matupad ang pangarap niya na magkaroon ng maraming anak at tagapagmana. Nilaspag lang niya ako kahit na hindi naman niya ako asawa. Bago ako nag-decide na mag-abroad, Papa Dudut, ay sinilip kong muli ang kalagayan ng mag-aama ko. Nakita ko naman na kahit papaano ay natututukan pa rin ni Ricky ang mga bata. Kumuha din siya ng yaya para sa mga anak ko. At ipinagpatuloy lang ni Ricky ang negosyo niyang paupahan. Paika-ika pa rin siyang maglakad, pero mas mabuti na kesa sa dati. Babalik ako sa kanila kapag may pagmamalaki na ako. Yung mga bagay na pinaghirapan ko. Hindi yung mga galing lang sa bigay ni Ricky. Hindi ko talaga ugali na papayagan ko lang ang kahit na sinong hamakin ang pagkatao ko. Kahit na sino pa siya. Kahit si tatay o si Ricky pa yan. Mabilis na umusad ang mga araw at buwan at naisa katuparan ko nga, Papa Dudut, ang pagpunta sa Hong Kong. At tulad nga ng pangako sa akin ni Ludi, ay direct hiring nga ang nangyari. Briton talaga ang naging employer ko. Marami pa ako naging employer na Briton, may mag-asawa, may matanda. Sa tuwing aalis kasi ang mga employers ko, ay nire-refer nila ako sa mga kakilala nilang mga Briton na naghahanap din ng kasambahay. At ang pinakahuli ay isang may edad pero gwapong Briton. Naitago na lang natin sa pangalang James. Mahilig kasi siyang manood ng James Bond movie. Yun ang naaalala kong paulit-ulit niyang pinapanood sa akin kapag niyayaya niya akong tumambay sa sala kasama niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang hindi naman talaga ako nangangamuhan sa Hong Kong. Parang naging girlfriend na ako ni James. Tulad ng ibang mga babae, bago magka-jowa ay niligawan din ako ni James. Niregaluhan, sinamang kumain sa labas at pinag-shopping niya ako. Mabait si James, Papa Dudut. Para akong isang prinsesa sa kanya. Sa mga panahong nagsasama kami sa iisang bubong. Hanggang sa pumayag na rin ako na maging kami at may mangyari sa aming dalawa. Masarap si James magmahal, Papa Dudut. Ipinangako din niya sa akin na pakakasalan niya ako sa kabila ng pagkakaroon ko ng mga anak. Wala lang sa kanya yon. Ang mahalaga daw ay mapasaya niya ako. Isa na akong ganap na reyna, Papa Dudut. At bilang gante, ay todo performance ako sa kanya. Sa pag-aalaga ko, total ay malakas pa naman ako noon. Mga nasa 38 pa lamang ako at siya naman ay nasa 60 years old na. Pero hindi mo mahahalata sa kanya dahil na rin sa kagwapuhan at kakisigan niya. Man of my dream si James, Papa Dudut. Malayong malayo kay Ricky na baldado na lagi pang mainitin ang ulo.
Last year ay sinuwerteng na base si James sa Maynila. Tamang-tama, madadalaw ko na ang mga anak ko. Matagal na panahon din kaming hindi nagkita. Nangako din si James sa akin na pakakasalan niya ako sa Pilipinas na labis ko namang kinatuwa. Pumayag din si James na patuloyin ko ang mga anak ko sa kondo na inuupahan namin sa Manila. Pero nakiusap lang siya sa akin na kung maaari daw ay isa lang muna sa mga anak ko ang patirahin namin sa kondo. Masyado raw kasing maliit ang space namin doon. Kukuha daw siya ng bahay at kapag tapos na yon ay saka ako daw pwedeng maipasyal doon ang lahat ng mga anak ko. Bagay na labis ko namang pinagpasalamat sa kanya. Hindi naging mahirap kausap si Ricky para mahiram ko ang mga anak ko. Naging open din ako sa kanya sa pagsasabing engaged na ako sa isang Briton. Ipinakita ko pa nga ang engagement ring ko sa kanya. Pero wala na siyang nasabi pa. Nag-iba na si Ricky. Nakakapanibago. Dati kasi ay mabilis siyang uminit ang ulo matapos niyang makarecover sa stroke. Pero ngayon, naging tahimik na lamang siya at pasensyoso sa akin. At tulad ng napagkasunduan ay isang anak ko lamang ang nadala ko sa kondo para makabanding. Si Rika. Hindi po niya tunay na pangalan. At bilang panganay na anak ko ay siya din po ang pinaka-close sa akin. Mag-i 18 years old na noon si Rika. Sa umpisa ay mahiyain pa siya nang ipinakilala ko siya sa boyfriend ko na si James. Pero dahil nga sa mabait si James, hindi nagtagal ay napalapit na rin siya sa mga anak ko. "You want some portion of the pie?" nakangiting sabi ni James. Tumango lang si Rika noon. "Anak, tinatanong ka, sumagot ka." Pakiusap ko naman kay Rika. "Yes," nakangiting sabi ni Rika. Kitang-kita ko ang ngiti sa mga labi ni Rika habang kumakain ng pie noon. Favorite pala ni Rika yung pie na nabili namin sa isang shopping mall. Tuwing weekends ay nahihiram ko ang mga anak ko, Papa Dudut. At tanging si Rika lang at isa ko pang anak na lalaki ang madalas na sumasama sa akin. Mas malapit kasi ang loob ng bunso ko sa tatay niya. At para naman hindi ito mabigla sa akin ay inumpisahan ko munang magpakilala sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo dito at pakikipag-usap sa kanya kapag hinahatid at sundo ko ang ate at ang kuya niya. All is well, Papa Dudut. Pero nitong December last year, isang araw kababalik ko lang noon sa kondominium galing sa paghatid ko sa pangalawang anak ko kay Ricky, ay nakita kong umiiyak si Rika at nakatulala. "Anak, anong nangyari sa'yo?" natatarantang sabi ko sa kanya. Ayon kay Rika ay minolestya daw siya ni James. Halos gumuho ang mundo ko, Papa Dudut, nang malaman ko ang detalye ng kababuyan sa kanya ni James. Pinilit ni James si Rika na may mangyari sa kanilang dalawa. Habang natutulog daw sa kwarto ay pinasok siya ni James at doon ay sinakatuparan ng masama niyang balak. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa sinapit ng anak ko sa kamay ng long-time partner ko. Agad kong nireport sa pulis ang pangyayari. Pero sa kasamaang palad, ay nakatakas na sa bansa si James. Wala na ako mukhang maiharap noon kay Ricky, Papa Dudut. At kahit sarili ko ay hindi ko mapatawad. Walang kasing sakit na malaman na pinagdaanan ng anak ko ang ganong klase ng kababuyan. Dahilan din ito para magbalik sa alaala ko ang nakaraan ko. Yung mga panahong nilalako ko ang sarili ko sa mga lasing na lalaki. Bakit kailangang danasin ng anak ko ang mga kamalasang dinanas ko? Wala akong ibang dapat nasisihin kundi ang sarili ko, Papa Dudut. Masyado akong naging makasarili at ambisyosa. Dumaan ng ilang araw at buwan, ngunit hindi pa rin namin nakuha ang hustisya na para sa anak ko. Makapangyarihan si James at nagawa niyang makapagpalipat-lipat ng lugar sa ibang bansa.
dahilan din para mas mahirapan kaming mahanap siya. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay mag-isa na lamang ako sa buhay at kasalukuyang kasama ni Ricky ang tatlong mga anak namin. Kung minsan ay dumadalaw ako sa mga bata. At tulad ng dati ay pinatutuloy naman ako ni Ricky sa bahay niya. Wala din akong masamang salitang narinig kay Ricky. Ayon pa sa kanya ay walang maitutulong kung manunumbat pa siya. Yun daw ang isang bagay na natutunan niya. Noong iniwan ko siya, mas mainam daw na umisip na lang kami ng solusyon para mas lalong makapag-move on si Rika mula sa pait na sinapit nito. Sa mga gabing umiiyak si Rika ay parang ako ang pinapatay, Papa Dudut. Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko kung bakit ko siya pinagkatiwalang iwanan sa taong hindi ko naman lubos na mapagkakatiwalaan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala akong ibang dalangin kundi ang sana ay makabangon muli ang anak ko mula sa pait ng nakaraan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nangangarap ako na sana isang araw ay marinig ko mula kay Ricky na pinapatawad na niya ako. Alam ko na kahit na hindi niya sabihin ay nararamdaman ng puso ko na nagtatampo siya sa akin. Karapatan naman niya yon dahil sa dami ng pasakit na ibinigay ko sa kanya. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Elvira. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.